Hello guys, ito po ang aking isi-share sa inyo kung paano po magkaroon tayo ng maraming buhok. Kasi po, kung anong paraan, kung anong dapat ipamamaraan sa pagpapadami ng ating mga buhok, lalo na doon sa mga nakakalbo na yung wala ng buhok, kailangan natin gagamutin. So ngayon guys, ang isi-share ko po sa inyo ay kung yung isang hindi po to ito nakikita po ito sa ating mga kusina at madali lang, hindi kang gagastos ng malaking pera, o kaya kung wala kang pera pwede kayo gagawa ng paraan na nasa loob lang ng kusina ninyo. So ito guys, gagawin ko na to para sa inyo at sana'y bago natin umpisahan, click the button at please like at click the button para masubaybayan niyo ang aking mga video na ia-upload ko para sa inyo. So guys, sisimulan na natin. Ito siya guys, dati nung ako bago ako dito sa Kuwait, ito talaga marami to, makapal. So ngayon guys, dahil nga yun ang ginagawa ko palagi, so ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gagawin. Ito siya guys, sibuyas siya na dinidikdik ko. Ito siya guys, sibuyas at saka kumbaga dito sa ibang bansa, jaitun na oil yung hinahalo nila sa salad. Ito siya guys, yan oil yan ng jaitun, yun ang inaano ko. Kung pwede yung wala kayong jaitun, pwede yung yung na oil na yun, pwede yung ihahalo sa agatas ng katas ng sibuyas, yung ihalo nyo, ayan siya, imimix nyo yan siya, kailangan para maging siya, magmimix siya lahat. So ngayon guys, iisasali ko na sa inyo at ituturo ko na sa inyo kung paano yung pinaghahalo mo na yung sibuyas at saka yung jaitun o kaya oil ng yolk. So ngayon guys, ito guys ha, ito siya, ito cotton siya, cotton. Ipapahin mo sa part ng walang buhok 3 times a week. Ayan, ganyan lang din siya dyan guys. Ituturo mo, gawin mo siya dyan kung saan ang walang buhok, doon sa pinakamanipis ng part ng manipis ng buhok, doon mo siya lalagyan. Kasi ito lang talaga ang walang buhok, gaano mo sa akin. Kaya ito ang ginagawa ko 3 times a week. Ayan. Ayan siya. Hindi naman mangangamoy na sibuyas ng ulo mo kasi may halo siya ng oil lang din siya. Ayan siya. Kung alin ang part, doon mo siya lalagyan para magkakabot siya. Para siya magkakaroon na siya ng buhok, tutunguan siya ng buhok. At saka nakakaitim to ha, nakakaitim tulad mo, tsaka nakakahaba ng buhok ang sibuyas. Ito rin ang paraan na nakahaba siya ng buhok. Ayan siya guys. So ngayon guys, basta doon mo ilalagay yung doon mo siya dampi-dampian sa may mga walang
buhok doon mo siya. Tapos hayaan mo na lang siya dyan, hayaan, tapos mga 5-3 to 5 minutes mamanlawan mo na siya. Dapat naman mamanlawan, o kaya kahit padamagan mo siya, magdamag, maganda yung magdamag. Yun lang siya. Para walang ano. Yun siya. Ayan. So, okay na siya. Ganyan lang siya. Ang magpapahaba ng buhok. Doon ko lang siya nilagyan sa my partner. Walang malipis yung buhok. Kasi dito kasi makapal. Dito lang. Kasi yung ano kasi yung tubig namin sa tubig sa part ng middle is ano siya mainit kasi tsaka yung buhok o yung ano nila yung tubig masyadong mainit tsaka yung ano ba yung ano nila shampoo masyadong matapang kaya ayan guys ayan na siya ayan. So I hope guys na matutunan nyo yung konting naisishare ko sa inyo at pwede nyo gawin niya sa bahay nyo kapag kayo walang ipang kung halimbawa kayo nakakagina at gusto nyo magkaroon ng buhok ulit, yun lang gagawin yung sibuyas. Pwede nyo siyang i-blender yung sibuyas at mo namang itapos. Pwede mo siyang itabi sa sarip nyo. Kaya pag pangalawa, gagamitin mo na naman. Basta 3 times at a week mo siya gagamitin. Okay? So, hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong pagpapanood at God bless you. Bye!